Ang pagpasok ng ibon sa loob ng bahay araw-araw ay mayroong iba't ibang kahulugan, paniniwala at pamahiin. Depende sa kultura. Sa maraming kultura, ang ibon ay itinuturing na mensahero o simbolo ng iba't ibang espiritual at simbolikong kahulugan. At narito ang ilang mga karaniwang interpretasyon at pamahiin na nauugnay sa pagpasok ng ibon sa bahay araw-araw. Ang ibon ay madalas na itinuturing na mensahero mula sa mga espiritu o mga yumaong mahal sa buhay. Ang pagpasok ng ibon sa bahay araw-araw ay maaring ituring bilang isang senyales na mayroong espiritual na presensya na sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo o protektahan ka. Sa ibang pagkakataon naman, ito ay maaring paalaala na kailangan mong makinig sa iyong intuition o sa mga palatandaan mula sa iyong kapaligiran. Sa ilang mga paniniwala naman, ang pagpasok ng ibon sa bahay ay senyales ng malapit na pagbabago o paglipat ng yugto sa iyong buhay. Maaring ang iyong buhay ay nakatakdang magkaroon ng malaking pagbabago at ang ibon ay simbolo ng paglilipat sa isang bagong kabanata. Maging ito ay sa aspeto ng pamilya, trabaho o personal na buhay. Sa ilang kultura naman, ang pagpasok ng ibon sa bahay ay itinuturing na simbolo ng swerte at kasaganaan. Kung ito ay nangyayari araw-araw, maaaring ito ay tanda na darating ang positibong enerhiya at magagandang oportunidad. Ang ibon ay nagdadala ng balita ng kasaganaan, maging ito ay sa anyo ng pera, tagumpay o mabuting kapalaran. Sa kabilang banda naman, ang patuloy na pagpasok ng ibon sa bahay ay maaari ding ituring na isang babala o paalaala. May mga paniniwala na nagsasabi na ang ibon sa loob ng bahay ay maaari ding magdala ng negatibong balita, lalo na kung ito ay biglaang nagpapakita. Kung ang ibon ay tila nag-aalala o mayroong kakaibang kilos, maaaring ito ay pahiwatig na kailangan mong maging mas maingat o mapagbantay sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Isa sa mga popular na pamahiin tungkol sa pagpasok ng ibon sa bahay ay ito ay tanda ng pagdating ng bisita. Kapag araw-araw itong nangyayari, maaaring ang ibon ay nagpapahiwatig na may mga taong darating sa iyong buhay o mayroong mga bagong tao na makikilala mo. Ang ibon ay simbolo ng kalayaan. Ang madalas na pagpasok ng ibon sa iyong bahay ay maaring nagsasabi na ikaw ay nangangailangan ng kalayaan o higit pang espasyo upang magalugad ng ang mga bagong posibilidad. Ito ay maaaring isang simbolikong mensahe na oras na upang ikaw ay maging bukas sa mga bagong karanasan at lumaya mula sa iyong mga limitasyon. Ang paulit-ulit na pagpasok ng ibon ay maaring isang paalaala na bigyang pansin ang iyong espiritual na kalagayan. Maaring tinatawagan ka ng mga palatandaang ito upang mas mapalalim ang iyong kaugnayan sa iyong espiritualidad o maglaan ng oras para sa pagninilay-nilay o pagmumuni-muni. Sa ibang tradisyon, ang pagpasok ng ibon sa bahay ay senyales ng proteksyon mula sa masamang enerhiya. Ito ay simbolo na ang iyong tahanan ay ligtas mula sa mga negatibong puwersa at ang ibon ay nagdadala ng positibong enerhiya at proteksyon sa iyong pamilya. Ang ibon ay malapit na nauugnay sa kalikasan. Ang pagpasok ng ibon sa bahay araw-araw ay maaring paalaala na kailangan mong pagtuunan ng pansin ang iyong koneksyon sa kalikasan at sa mga bagay na nagbibigay ng balanse at kaginhawaan sa buhay. Ang ibon din ay sumisimbolo sa pagtutulungan at pagkakaisa. Kapag ito ay pumasok sa bahay araw-araw, maaaring ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong patatagin ang relasyon sa loob ng pamilya o sa mga malapit na tao sa iyong buhay. Makatutulong na huwag itaboy ng marahas ang ibon, pabayaan itong lumabas ang kusa o banayad na gabayan palabas kung kinakailangan. Magpasalamat o magdasal upang pasalamatan ang mensaheng dala ng ibon, lalo na kung ito ay nararamdaman mong positibo. Obserbahan ang iyong kapaligiran at emosyon dahil ang mensahe ng ibon ay maaring tumutukoy sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon o pagbabago.
sa kabuuan, ang pagpasok ng ibon sa loob ng bahay araw-araw ay maaaring ituring na isang positibong tanda ng swerte, pagbabago at espiritual na gabay. Ngunit maaari ding magpahiwatig ng mga babala o paalaala depende sa kilos ng ibon at sa iyong emosyonal na kalagayan.